magandang araw ulit sa inyo mga kapatid. Ito ulit ang inyong kapatid, si Bobet. At gusto ko namang i-share sa inyo itong version 3 ko ng flyback tested. No, version 3. Yung nauna is version 4. At ipapaliwanag ko naman sa inyo itong version 3. Ito na, nakaset up na lahat. At ipapaliwanag ko sa inyo mamaya ang diagram nito, at ito muna yung manual. Okay. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ito ulit ako yung kapatid, si Bobet. At gusto kong i-share sa inyo itong ang diagram ng version 3. Nung nakaraang video, itong nilabas ko yung version 4 na to, at pinaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga spare parts doon sa loob. Pero kung medyo nami-miss nyo, ito yung dalawa. Ito yung version 4, ito yung version 3. No? Kung nasa cellphone kayo o kaya sa ano, sa laptop, no, kung anumang may feature kayo na nakikita nyo sa YouTube, screenshot nyo lang. Screenshot nyo para hindi nyo na i-drawing. Tapos, o kaya, i-record nyo na lang itong video. Then, ma-identify nyo kung ano mga spare parts yung mga nakalagay sa circuit, no? I-screenshot nyo, o kaya, i-record nyo yung video para ma-replay nyo, no? So, tapos na tayo dito sa version 4 na to. Itong tatalakayin natin is version 3. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang pagkakaiba ng dalawa, yung laki ng transistor, no? No? Saka yung arrangement na rin, no? Yung ginamit ko dito is 13003. Ang ginamit ko dito is 13007, or pwede kayong gumamit ng 13009. Pero bago lahat mga kapatid, yung mga napadaan lang at yung mga dati ng mga followers, click na yung likes dyan, saka yung subscription, para kung sakaling meron akong mga videong darating pa ng mga DIY ay ma-share ko sa inyo at ma-notify kayo mga kapatid. Okay, salamat, maraming salamat sa kapatid sa inyong mga pag-aaksaya ng oras sa aking video. Ang flyback mo nung to ay kakaiba sa mga ginagawa nilang flyback diyan, no? Mas safety to, saka mas ano, yung kumbaga maarte, no? Maraming ano, marami siyang design na ano. Saka yung mga spare parts nito, madali niyo makukuha. Makukuha niyo sa mga sirang power supply ng computer, o kaya mga sirang board ng television, whatever, makikita niyo, kasi nga very normal lang mga pyesa niyan. Hindi nyo na bibilin pa sa market. Okay? Tuloy tayo dito sa may version 3 para doon sa mga nagre-request ng version 3. Pero itong version 4, balikan na lang ninyo yung una kong video dito. No? Okay, dito tayo sa version 3. No? Kaparehas ng version 3 din to, ng version 4, halos meron lang silang pagkakahawig. No? Umpisa na lang muna natin dito sa may power supply, no? Itong ano na to, itong sirkuito na yan, siguro nakikita nyo yung mouse ko, no? Yan yung mouse ko, no? Sa, itong ano na to, dinagdag ko lang to, ito, para isinama ko na rin. Kung gusto nyong lagyan ng blinking, para manonotify kayo, o kaya malaman ninyo na meron ng power dun sa loob ng sirkuito nyo, no? Okay, ito yung ano niyan, pumasok siya ng power supply. Normally naman, yung mga sirkuito natin, merong fuse, no? Lagyan nyo ng fuse na 1 ampere, then may switch, no? Then, sumunod dito, ito nga yung blinking circuit na to. Meron siyang, ang gagamitin niya sa blinking circuit na to, puro 1.4 watt na resistor, no? 47K, 1.4 watt, tapos 1N4007. Tapos, nakaseries uli, isang diac, no? Dayak na ano yan. Kahit makikita niya sa mga dimmer na mga sira, no, kung ano, huhugot lang kayo ron, no, kahit anong klaseng dayak gamitin niyo.
Tapos meron siyang 270 ohms na 1.4 watt, saka naka-series 'yun, dire-diretso 'yung series 'yun, no? Tapos isang LED. Na bahala na kayo kung anong kulay ang gusto niyo, porsyonado 'yung ilaw. At naka-parallel ang isang electrolytic capacitor na ang value is 47 over 50 volts, no? Sa market naman, may nabibili na na LED na blinking, no? Wala nang sirkuito. Sa market nga, meron ng pa-flashing na ganun. Pwede niyong gamitin din yun. Makakabawas sa sirkuito yun, no? Ilagay nyo lang ng resistor sa diode, no? Dahil sa dalawang paa na yun, lagyan nyo ng 1K o 1.5K o 2K, ganun. Tapos pwede nyo lang idiretso sa may 220 volts na AC. Magbiblink na siya. May nabibili sa market yun, automatic yung blinking na. Hindi nyo nagagawin itong sirkuito na to. Pero kung medyo ano kayo, matyaga kayo, eh sige, sundin nyo na lang itong sirkuito na to, no? Pwede rin na yan, wala na yan. O kaya pwede nyo lagyan ng ordinary na LED na lang. Na meron siyang nakahinang dun sa dalawang paan ng LED is resistor, tapos may diode, no? Tapos lagyan nyo ng parallel na capacitor, no? Okay. Antitotally sa main circuit na to, ito. Dito naman tayo makapunta ngayon. Dun, bago pala dumating sa main circuit, no, naglagay ako ng push button para fire yun, no? At least safety pa rin. Safety pa rin. Mamaya, medyo nakalimot kayo sa assemble, no? No? Ito, safety yung fire na yan. Na hindi katulad nung lalagay nyo ng rekta ng switch. Pag may problema, hindi nyo kagad ma-off yun. Ito, hindi katulad itong firing na to. Ang purpose niyan, mag-fire para just in case may problema, mabibitawan nyo kagad yung daliri nyo. Diba? Yan ang purpose niyan, yung firing na yan. Okay, dito tayo sa sumunod na sirkuito. Apat na IN4 series 07 din to, no? Pero pwede kayong gumamit ng FR207 na 2 ampere, no? 2 ampere siya. Kahit anong klaseng diode na 2 ampere, basta okay nga, meron namang bridge type na nahuhugot diyan sa mga sirang sirkuito, no? May bridge na siya, no? Kompleto na, apat yung paa na 'yon, no? Pwede na 'yon, 'yan, lagay niyo diyan. Tapos meron siyang do sa output ng positive and negative, meron siyang 47 microfarad over 400 volts, no? Then naka-parallel at naka-series yung Mylar condenser na yan, na ang value niya is 224 over 400 volts. Then naka-parallel ulit, series parallel ang diode na 1N4007, no? Sundan niyo lang, napakadali lang yan, yung sirkuito. Yung mga itim na yan, yan ang linya. Tapos itong makikita nyo itong mga ganito, hindi siya connected yan, ha? Hindi siya connected. May visible line akong nakalagay dyan. Siguro kung ito, visible line din to, para remind you na hindi sila magka-connection, no? Baka isipin nyo mag-cross na gano'n. Hindi. Na gano'n lang yan. Tumawid lang yun. Dumiretso doon sa may diode dyan. Okay, dito tayo sa may main portion naman. Meron ako, sabi ko niya kanina, gumamit ako ng 13009 or 13007, no? NPN transistor yan. And then yung sumunod is 1N4007. Tapos sumunod yung Mylar uli na 473 over 250 volts. At itong resistor nito, no? 0.5 ohms yan. Half watt. Lahat ng resistor na gagamitin nyo rito, half watt yan, no? Half watt. 0.5 ohms, half watt. Then, sumunod uli ang isang capacitor na 223 over 100 volts. Tapos, sumunod ang 500K, 1 half watt. Then, 1N4007 again, no? Then, sumunod yung resistor na 1 ohm, half watt. Then, sumunod ang dayak. Dayak naman to, no? Then, sumunod naman is 0.6 ohms, no? 0.6 ohms yan. At ang susunod naman, itong tatlong conductor na to, no? Inductor pala, no? Yung coil, inductor. Saka na natin pag-uusapan yan. Dito muna tayo.
itong tatlong inductor na to sa kanya. Iwanan muna muna natin, dito tayo sumunod sa 6 ohms. Okay, tuloy tayo. 6 ohms half watt. Tapos ito, meron ulit siyang capacitor na 392, no? 392 na mylar, 250 volts. And then sumunod ulit yung 500k, no? May 500k siya na resistor, then sumunod ang isang 473 over 250 volts. Then sumunod yung 1N4007. Then sumunod yung NPN na transistor na 13009, o kaya pwede kayong gumamit ng 13007. Okay. Tapos dito naman sa tatlong coil na to, no? Katulad din sa unang version, yung version 4 na pinaliwanag ko, no? Gagawa kayo kung titingnan niyo tong coil na to, no? Halos yan ang daliri ko. Napakaliit lang ng toroid na ano. Madali niyo makita yan sa mga sirang mga power supply ng computer yan. Mahuhugot niyo yan. Pero ang requirements na hinihingi is tatlong coil lang siya, no? Yung unang coil, gusto natin ng ilaw para makita ko. Yung tatlong coil na yan, no? May iba-ibang discarte ng winding. Yung unang coil lang, tinatawag ko, yung red, no? Clockwise siya. Dalawang turns yan lahat, yung tatlong coil na yan. Pagpasok nyo sa harapan nyo, papasok na gano'n. 1, 1, 2. Gano'n. Clockwise siya, no? Then yung sa gitna, sa likod ka naman manggagaling. 1, 2. Tapos yung sumunod naman, clockwise siya, no? 1, 2. Tatlong coil yan. Pero magkakaiba ng ano, no? Isang, yung first sa kanyang last, no? Yung first sa kanyang last, yan ang tinatago na clockwise. Yung isang naman sa gitna, yung dilaw, is counterclockwise. 1, 2. So, ang mangyayari yan, ganito yan. Yan. Yan, yung paa niya, anim na, di ba? So, one, ito yung clockwise. Wala, hindi niyo pala nakita. Ito yung clockwise, sa gitna is counterclockwise, then clockwise. Ganyan ang magiging resulta niya, no? Anim na pin. Yan, anim na pin siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Kaya pag nilagay niyo sa ano yan, sa PCB, ganyan ang magiging position niyan. Ito yung clockwise, counterclockwise, clockwise, no? Okay. Tayo din sa may sirkuito natin. Siguro naman nasundan niya. Ano ba size ng ano ng ilambre? Pwede yung sa mga ano yung wire ng computer. O kaya marami naman 'yan eh. Basta ganyang ano lang, maliit lang, ganung kapal malaki yan. Tingnan niyo lang yung size ng daliri ko. Ayun, makikita niyo naman eh. No? Okay, dito tayo sa may sirkuito ko, no? Sirkuito natin. Yung una niyang paa, yon dumiretso doon, tapos kumabit siya sa may apat na diode na yan, no? Yung una niyang paa. Tapos yung isa niyang paa is kumabit dun sa 6 ohms, no? Yung 6 ohms na half watt na to. Yan. Kumabit sa dyan. Yan. Then, isunod muna natin itong muli. Yung binabanggit ko ngayon is clockwise pala yan. Clockwise yan. Then, clockwise, another clockwise ulit. Yung coil, yung una niyang paa pumunta ron sa resistor na 6 ohms, no? So may pagkakahawig tong dalawang ng sirkuito na to. Then yung isa niyang paa is naandun sa 5 ohm na half watt din. Tapos nakakabit din sa 392 na capacitor, then sa 500k, no? Yan. Yung isang paa ng coil natin. Tapos, ito pinaka-importante, yung counterclockwise na to, na sinabi ko sa inyo kaganina, may connection din siya dito sa baba, pa ganun. Then, sa taas, naka-connection siya dito, no? Kung susundan nyo yan, naka-connection yan dun sa may diode, no? Yan. Yung diode na dalawa. Naka-series. Then, yung labas naman nito, no? Yung isa nito,
pupunta na siya doon sa may output ng high voltage probe, no? Yan na. Lalabas na siyang ganun, tapos meron siya pang isang coil uli. Yan, no? Inductor din siya, no? At wag niyo nang sundin yung ano ko dito, yung sinabi ko rito, mahihirapan kasi kayo dito eh. Ganito na lang ang gawin nyo. Makakita kayo sa television dito ng ganitong coil. Yan ang ginamit ko. Yan ang ginamit ko dito. Pause muna natin. Yung coil na yan, halos ganito yan. No? Makikita nyo sa mga power supply yan. Ng kahit anong equipment ng TV o kaya power supply ng kahit anong klaseng power supply. No? So, kung itatanong nyo sa akin, katulad ng pinaiwanag sa version 4, apat ang paan ito, ito nandito dalawa lang yan. No? Dalawa lang yan. So, ginawa ko para medyo mas malaki ang winding, ginawa ko, siniris ko yan. Nakakonekto itong dalawa, kaya ang maiiwan na connection na lang itong dalawang paan na to. Siniris nyo lang to, connection nyo, jump nyo yan. Tapos ito na yung dalawang gagamitin yung paa. So, yung paa na yan, yun, pumunta dun sa dito. Dito sa, ano na yun, sa gitna na to. Dito pumunta yan. Naka-connection yan. Then, yung isang paa nito, no, lumabas na. Yan ang magiging output. Yan ang magiging output nyo. No? So, may isang output na tayo. No? At karagdagang ano, karagdagang information dito sa flyback na to. Nandito na kasi lahat, ano, no? Katulad nung sinabi ko ng mga unang ano ko, una kong video para nyo makita yung ABL automatic brightness level ng flyback na tetestingin nyo, di ba? Hindi nyo alam, di ba? Hindi naman nila tinuturo diyan kung paano paghahanap ng ABL, no? Ako tinuro ko sa inyo kung paano paghahanap ng ABL pamamagitan ng pagsusupply ng 10 volts, 20 volts, 50 volts, kahit na 100 volts DC pa lang yan. Pwede nyong isupply dun sa ano. Then, pumunta na lang kayo sa video kung paano pagtetesting. No, no? Magano lang kayo, magre-require o magpo-provide lang kayo ng bultahe para pag-supply nyo dun sa may flyback na tetestingin nyo para makita nyo yung ABL, yung tinatawag na automatic brightness level, no? So, yung isang para makakuha kayo ng ano ng DC voltage doon, ito kukuha kayo ng isang output dito, no? Isang linya diyan, no? Tapos dito siya naman ito, isang linya dito sa may diode na to, itong tatlong piyesa na to, nakikita nyo 'yan. Ayun, diyan kayo kukuha ng isang boltahe niyan. Negative 'yon, tapos ito yung positive nyo. Yan, yan ang positive nyo. Yan, makakakuha kaya ng over 100 volts DC dyan. Pwede nyo pag-testing paghahanap ng ABL nyo. Kung paano paghahanap ng ABL, pumunta kayo sa isang video ko para makita nyo kung paano paghahanap. Malaking tulong yan para sa inyo. Okay? So, meron na tayong isang output. Nasaan ang isa nating output naman, no? Ito yung isang output natin, no? Doon sa may tatlong pyesa na to, electrolytic, tapos meron siyang mylar, tapos may diode siya. Yan ang isang output natin, kasama itong nasa bridge na to, no? Yan ang isang output natin, lumabas siya, yan na. Bago siya lumabas, meron siyang kapasitor. Katulad din ng paliwanag ko doon sa version 4, meron din siyang isang kapasitor, no? Ang kapasitor nito is 1,600 volts, no? Over, hindi, ang proper na tawag diyan 103 over 1600 volts, no? Doon sa version 4 eh pinagagamit ko pa lang kayo ng 1250 volts. Higit doon pag gumamit kayo ng mahigit doon sa capacitor na 'yon o kaya mas marami ang winding, masisibakan kayo ng dalawang transistor. Doon sa version 4 ah, pero dito hindi. Ang yan ang pinagkaiba niya. Ito, gumamit ako ng malaking capacitor dito, 103 over 1600 volts. So dalawa na ang output natin, yan na. Magkasama na yan, no? Yan na 'yon. Then yung ano naman natin, yung ito na yung dalawang output natin na sa flyback tester natin, ano?
So ito na yung ano output natin. Tinuro ko din sa inyo doon sa mga una kong video na kung paano pagkuha ng primary, no? Kahit magbaliktad diyan doon sa may flyback nyo, walang problema. Punta kayo doon sa una kong video, ipinapakita ko doon kung paano pagkuha ng primary, diyan yung itatap ng itong dalawang to, no? Itong dalawang output na to. Then kung paano namang ano nang ano ng output naman 'yon, yung ginagawa nila, rekta na sila nakiklip doon sa may ano ABL papunta ron sa may second anode. Sa akin hindi. Ito dinerecho ko doon itong ano to, dinerecho ko dito sa may sirkuito. Kung makikita nyo, ayan. Ito 'yan. Ito yung gitna na to sa itong dilaw na to, isa 'yan. Itong dalawang ito. Saka to, hindi ko siya sineperate sa may flyback. Ang gusto kong mangyari, lahat sila nasa loob ng sirkuito. Pero ang nangyari diyan, nag-loop lang naman 'yan, bumalik lang, no? So, pag-usapan naman natin itong high voltage probe na 'yan. Wala namang gaanong ano to eh. Wala namang gaanong connection to. Isang metal rod, gumamit ako ng stainless, no? Kasi kung hindi kayo gagamit ng stainless, ordinaryong bakal, tinutunaw niya yung ano eh, yung dulo, natutunaw 'yan eh pag bakal lang. Pero pwede na rin yung bakal kung wala kayong ano, tanso ganyan. Tinutunaw niya eh sa lakas ng high voltage, tinutunaw niya. Misa nga yung PVC nasusunog pa. Then naka-series ang isang metal halide lamp, no? Gumamit kayo ng 75 watt or 150 watts mas maganda, no? Makikita nyo dyan, mamamonitor nyo dyan, merong high voltage na kahit hindi nyo pa dinidikit sa flyback transformer na pinitesting nyo, basta ganyan nyo, hawakan nyo lang, hindi naman delikado yan, no? Makikita nyo kagad yung high voltage dyan. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Tapos dire-diretso na yan, may wire na, dumiretso na yan dito sa ano na yan. Doon sa may flyback na tinitesting nyo, no? Kung gusto nyo, lagyan nyo ng overload protection, no? Circuit, lagay nyo ng fuse, nasa sa inyo, pero hindi na kailangan. Hindi na kailangan para makakagaang sa inyo, no? Ito, ikakabit nyo sa ABL ng flyback nyo, at ito yung high voltage probe na pinakita ko sa inyo, no? Meron siyang stainless, meron siyang PVC, safety, then ito yung monitoring niya. Inulit ko ulit, metal halide lamps yan, no? Metal halide lamp na ang value niya is 75 watt, pwede rin kayo gumamit ng 150 watts, no? Metal halide yan. Ikita nyo loob, wala namang connection, pero metal halide nga yan. Then, ano na yan, wire na yan, nakahinang na nun sa loob yan, diretso na yan. So, ganun lang mga kapatid, sana naintindihan nyo yung, ano, napakadali lang to, puro huhugot lang yan, no? At sundan nyo lang, ano, screenshot nyo lang. Then, ganun lang. Pasok nyo sa box, dumiskarte na kayo, pagandahin nyo yung box, lagyan nyo ng ilaw, lagyan nyo ng blinking, lahat nyo kung anong kursyonadang gusto nyo. Yan ang pinaka main ano ng flyback para makatulong sa inyo, mga kapatid. At wag nyo nang gagawin yung mga ginagawa nila dyan. Sinisibak nila yung central, horizontal section, saka power supply, kasama yung jungle. Na, okay, okay naman yun eh, kaya lang hindi practical eh, no? Tapos papasok mo sa box. Ito, napakalit lang nito. Hindi mo naman kailangan gumamit ng malaking transformer o transformer niya. Halos bulto yan eh, yung halos compacted siya kung titignan nyo. Tignan nyo yung kamay ko. Malit lang siya, oh. No? Titignan nyo. Pasok nyo sa malit na box lang yan. Eh kung tatanggalin mo pa itong switch, itong dalawang switch na to, itong fire switch na to, yung nasabi ko, at yung ano to, nasa labas din, lalong ano siya, magiging compacted siya, no? Yan, inilagay ko lang sa karton to na matigas, makikita nyo sa ilalim, yan, safety siya. At sana nagustuhan ninyo, no? Doon naman tayo sa demonstration ng flyback tester na to, version 3. Ito na yung setup ng flyback natin na ginawa. Tingnan nyo na, napakaliit lang yan, pwede nyo pasok sa maliit na box, no? Ito yung primary switch na sinasabi ko ganun. And then ito yung fire na switch, no? Para medyo safety talaga siya. Tapos ito yung high voltage probe natin. Naka-connection na siya lahat. At magte-testing din tayo ngayon. Switch na natin. Makikita nyo, nag-blink na yung ano, yung power. Ibig sabihin, katulad na sinabi ko ganina,
May power na siya. So, safety, no, no? Ito yung flyback na testingin natin. Hindi ko mahawakan ng ano. Yan, ganyan na lang natin, no? Kasi isang magpa-fire. Hawak ko isang camera, tapos isa kayang switch dito yung firing. Okay, switch tayo. Ayun. Ang kinatawag yan, massive. Ayan. Massive yung ano niya. Saka yung sinabi ko sa inyo kanina, kahit na ano yan, na pagawa ko niyan, wala nga high voltage yan, unless niya i-on nga yan. O, tignan niyo. Yan, may high voltage kayo makikita. Yan, kahit hinahawakan ko, hindi pa nga lang nakalagay doon sa flyback. Yan, safety siya, di ba? Makikita niyo yung monitor. Yun, meron siyang high voltage na lumalabas, di ba? Lagay uli natin para makita nyo. Safety tong ano, yung flyback na ginawa ko. Kaya kung gusto nyo ano, share nyo lang sa iba, okay na yun. Kabayan, mga kapatid. Fire uli tayo ng isa. Ayan. Okay. Testingin nyo lang yan ganito, pag ganun, kung may nang lumalabas na high voltage, no? Malalaman nyo kung may leak yung flyback nyo dito rin, no? Wala naman yan, okay naman tong flyback na to, tinesting ko lang ng dati to eh, no? Massive yan, malakas ang ano nya, naririn nyo siguro yung tunog yan. So hanggang dito na lang mga kapatid, sana nagustuhan nyo tong explanation ko sa flyback version 3. Kung gusto nyo yung gawin, eh nasa sa inyo. Inulit ko, hindi naman ninyo lahat bibilihin yung mga ano na yan, mga spare parts na yan. Kung talagang technician kayo, uhugutin nyo lang yan sa mga sirang power supply at yung mga ibang PCB na sira, no? So maraming salamat mga kapatid, yung mga aking mga followers, sana pindutin nyo na yung likes dyan, at yung mga hindi pa napadaan lang, pindutin nyo yung notification bell dyan para ma-notify kayo kung meron pa akong mga videong share at i-upload sa inyo dito, at para sa atin to mga Pinoy, at sa Diyos ang kapurian, to God be the glory. Maraming maraming salamat mga kapatid.